Good morning guys! So ito po, yan, inagahan natin na pagluto ng ating lunch at meron po tayong sariwang sariwa na prunitong isda. So yan, yung iba ay natapos na. So ito siya, yun. So lima lang yung ating niluto kasi apat lang kami dito sa bahay. Hello guys, so for today's video, so it's Kay again, and ito po ang part 2 ng ating mini tour sa ating backyard gardening. So kung gusto nyo pong makita ang first part, so makikita nyo lang po yan sa ating channel. And ngayon nga po, bago natin ipagpatuloy ito, so thank you po sa lahat na nagsusubscribe and nag-a-appreciate ng ating backyard garden. And then again, hopefully, you will do it the same para lahat naman tayo po ay kumukuha ng ating pagkain dito lang sa ating mga backyard. So, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please do subscribe and also turn on your notification bell para palagi kang notified. So, ayun nga guys, huwag na natin papatagalin pa. Sisimulan natin to in 1, 2, 3. Yung ibang kamuting kahoy na ating tinanim, yan, ginawa natin parang bakod. At kasabay siya nung mga tinanim natin, yung makikita nyo dun sa first video natin na backyard gardening. And ngayon, heto na sila oh. Meron ng tumutubong mga dahon at yan, patuloy yan na lalaki. Yun. At hihintay na naman tayo ng ilang buwan at meron na naman na bunga at makakain na kamuting kahoy. Yun. Di rin guys, kompleto yung ating garden kung wala namang sili. Siyempre, mga uragon tayo. Kahit ako, ayaw ko ng sili yan. But then, yung family natin ay yan, wala stick kung kumain ng sili. Kaya, yan, hindi yan dapat mawala sa ating bakuran. Mga maliliit yan, pero paanghang din yan, guys. And right here naman, yung naka yan, separate ng dalawang okra. Ito, meron na din siyang bunga. Alright! So, I'm so happy guys. So, ito po yung ating mga alagang yan, manok. Kailangan natin painumin kasi mainit ngayon yung panahon. Yan, drink water. So, yan, makikita nyo yung mga dumi nila. So, mamaya aalisin natin yan. So, hindi natin yan itatapon, kundi gagawin nating pampataba ng ating mga halaman. Kailangan din natin alisin yun kasi syempre, para iwas amoy and para malinis na din, di ba? So, inom na kayo mga darling. Yun. So, mamaya kakain na din sila ng kanilang pagkain. Ayan naman po guys, ito yung nag-iisang yan, tumubo at lumalaki na kamatis natin. Yung iba kasi parang ano, yan, wala sila sa mood magtubo. But then, yan, kung makikita nyo, eto ginagawa nating pampataba niya, yung shell ng itlog. So, pwede po yan. So, eto naman yung ano natin. Yung unang vlog natin, yung sinabi ko, nabatay nga yung ampalaya natin. Pero eto nga pala, may tanam si mama na bago. At, yan, pwede na i-transplant after weeks. So, yan, praise God. Yan, meron naman tayong ampalaya. Yan po mga ka-pick update lang po tayo. So, yung na-capture natin last week na okra. Yan o. No? Ang laki na, no? See the difference po, no? Yan. Ilang days pa pwede natin yung kunin. At eto, good news. May ikalawa na tayong malaki dito na okra. At I think madali na din siyang mamunga, mamulaklak. And yan po yung iba. Wow. Lumalaki na din. Yan. Dito naman sa part na to, eto yung patani. nalilimutan ko yung pangalan. And eto yung busipa. Yung hindi natin alam yung name ng nakaraang video. So kung gusto nyo tingnan yung video natin, so nandyan lang yan sa ating channel. You may visit it. Yan o. Ang dami yan guys. At ang lalaki na nila compared doon sa nauna nating video. Alright. Eto po guys, may malaki na po pala tayong ampalaya. Yan, ready na po siya dyan maglambitin kung saan siya maadako. Eto po, meron naman po tayong fashion fruit. So, yung mga nakalipas na taon, meron tala po kami dito sa part na to ng mga fashion fruits. Pero, yan, namatay na sila at kailangan natin ulit magtanim. So, eto na.
meron tayong bago. And napakasarap talaga niya na prutas. Pwede siyang gawing drinks. Yan, palagi tayo dapat na hydrated. And syempre naman, kung gusto mong maging hydrated, dapat healthy naman sa ating kalusugan. Kaya yan, I don't know kung ilang months bago siya bumunga, but then, kapag may bunga siya, I will update you guys. Meron din tayo ditong yan, oregano. So, kailangan din natin ng mga herbal. So, hindi naman dapat palagi tayong umiinom ng mga over-the-counter medicines. Yan po. So, don't mind the lacquer thinner. Ginilid lang dyan. Yan. At eto, meron pa. Kailangan din natin siyang ayusin. Kasi dito lang siya sa may, yan, gilid ng ating bahay. Yan. At yan, tumatanim tayo dyan ng mga flowers din. Kailangan pang ayusin. Yan po guys, naluto na ni Mama yung ating pili. At makikita lang yan dito sa Bicol Province. So, yan. Etong pili na to, walang sayang dito. Yan, binabalatan na ni Mama. Yung balat niya, yan pwede mong idot-dot sa sugar or toyo. Bahala ka na. So, masarap yan guys. At alam naman natin na ang pili, walang sayang yan. Etong balat, kapag yan, after nyo yan balatan, hindi natin yan itatapon. Ilalagay natin yan dyan sa lupa para tumubo yung mushroom. And eto namang kanyang eto yan, syempre yung loob niyan meron yan na laman, kakainin natin yan or pwedeng gawing pili nuts, yung matamis. And eto yan, pwede naman natin yan gawing ano nga po yung pangluto yan, pangluto, panggatong ginagawa yung yung souvenir. Yan, pwede din gawin tong souvenir. Makikita yan so, sa sumasakang suwa. Yan, so, souvenir. Guys, yan, tinanong ko kay Ma'am kasi nalimutan ko. Etong pinaka, yan, etong surface niya, pwede din gawin yung pang souvenir. So, kung pupunta kayo sa Kagsawa, madami doon. So, yan, punto na lang kayo sa Kagsawa kapag may time and wala ng pandemic. So, yan, kain tayo, guys. Yummy! One hour later. Ayan po guys, yan, nag-try ulit si Mama magbiyak at yan, susungkitin natin at kakainin yan. Pero etong isa hindi siya perfect, pero okay lang, importante yung pagkain naman, yung laman. So yan, napakasarap niyan guys, lalo na kung gagawing pili nuts, sarap yan. Uy, lamig kaayo. Eto, hindi naman magpapahuli ang ating moringa or malunggay na madami tayo dito. Ang ingay ng... Uy! Yan, madami yan na tinanim natin yan, bago pa lang yan. Pero doon sa likod bahay, meron yan na mas malaki. And heto, yan, kung makikita nyo, yan, puro pagulong yan sa Bicol or kapag Tagalog ay sigarilyas. Yan. Yun po guys, another one. Meron tayo ditong singkamas. Yan. Perfect to kapag bumunga, lalong-lalo na pag summer. Yan. Sino dyan ang may favorite ng singkamas? So yan, ang tawag dyan ay luya. Yan. Kailangan din natin yan. Hindi lang dapat vegetables and syempre fruits. Kailangan din natin ng mga ganyan na halaman. Dito naman guys, yan, kung ikaw ay may karamdaman tulad ng masakit yung tiyan mo or may menstruation pain ka, yan, kailangan natin ng artemisa. Yan. Kung doon meron tayo ng oregano, heto, artemisa naman. And dito naman yan, ipapakita ko sa inyo, may bayabas tayo dito na maliit pa lang. Yan, hindi pa yan bumubunga. Yan mga kapiksins, kailangan natin ng merienda. Yan, kukuha tayo dito ng kamoteng kahoy. Tingnan natin kung malaki na yung kanyang laman. Oh, naputol. So, ito yung kanyang ibang laman. Yun. Ito. Medyo okay naman siya. Hindi ka naman lugi. Yan, isa pa. Ito guys, na pinutol natin, pwede yung gawing pang tanim ulit.
kailangan lang natin yan putulin. Yun. So, ito pa yung ibang laman niya. San ka pa? Dito ka na. Meron pang ito yata. Meron pa? Parang wala na. Parang ito na yun. Kailangan na natin itong alisin dito. At lulutuin natin to. Gusto kong i-share sa inyo na kapag magtatanim tayo, mag-harvest, huwag kayong matakot na madumihan yung kamay nyo. Yan o, meron pang kinuha si mama. Yan. So, kahit binagyo tayo, okay lang yan. Binakukuha pa naman. At tatanim ulit. Yun. So, madumi na yung ating kamay. But then, no problem naman yun. At least, meron tayong pagkain. Yan. Huwag mag-inarte. Hindi tayo mayaman. Yan. Pasalamat tayo sa Diyos kasi hindi tayo aray ko. Hindi tayo pinapabayaan. Amen. Yan. Kahit pa paano madami na din siya. At si Mama, naman ko kung anong ginagawa niya doon. Baka naghahanap pa ng kamuting kahoy. Pero ito, okay na to. Yan. Sapat na to sa amin kasi hindi naman kami gabi kung kumain. At saka merienda na lang din naman yan. Yan mga kapik, meron din tayo dito guyabano. Yan, medyo maliit pa siya. But then, if yan, tutubo pa siya at mas lalaki ng ilang buwan, makikita natin dyan sa mga susunod nating vlog na meron na yan na bunga. Kukuha tayo ng ilang pirasong yan, lukban or lemonade. Oho, yun. Isa, one down. Meron pa ba? Yung iba kasi hilaw pa. Hindi pwedeng kunin. Pero madami yun, guys. And dalawa pala yung ating yun, dandahan. Yun. Oh, pwede din. Isa pa. So yun, tatlo lang yung kukunin natin, guys. Yan, ano pa din sa pupuni, ano. Magasan na lang natin. So yan, medyo may ano to, pero okay lang yan. Sa labas lang din yan eh. Yun guys, kumuha tayo ng kakao and unfortunately yung kakao nahulog dun sa bakura ng iba. Kaya pumunta tayo dun. And yan, meron siyang bruises pero kakainin lang din natin yan. And hopefully, wala nang ugat yung seeds niya para makain natin, diba? So, heto na yung ating fruits for today. At yan si Dear Kabet. Yan. Eto. Tatlong lukban at isang kakao. So, hahati-hatiin natin yan. Yan, share-share. So, healthy living, di ba? Ay, nandiyan pa pala kayo guys. So, yan, salamat po sa pagtutok sa ating video. And eto na yung finished product ng ating kinuha, kilutkot. Kamuting kahoy na mainit pa. And, ewan ko kung nakikita nyo, pero umuusok pa siya guys. And, yun nga, napakasaya na sa ating bakuran, makukuha natin yung merienda natin and healthy pa, diba? So, huwag kayong mawala ng pag-asa kapag hindi tumutubo ng mas mabuti yung tinanim nyo. So, go lang ng go. So, eto guys, bago tayo magtapos, gutom na rin yung aso namin. Si Twinkle, with Twinkle. So, eto yung ating, yan, kamuting kahoy. Ay, huwag kang kakain yan. Ay, huwag. So, yan, bagong ligo din to. Ay, masungit siya. So, hindi, huwag natin siya pakawalan kasi mahirap na. Baka kainin yung ating kamuting kahoy. Ay, mamaya na. At ito yung ano natin, yung pili. Yan, inalisin natin siya ng balat and then yung laman niya. At ito na siya, guys. Yan, ilalagay natin yan sa ating pananim and sa lupa para may tumubong mushroom. So, see you again, guys. And thank you for your support. So, huwag tayong magsawang magtanim. So, happy day and happy weekend po sa ating lahat. So, madali na mag-Sunday. So, yehey ulit at magsisimba tayo sa ating kanya-kanyang paay. God bless and always keep positive. Thank you! What?